kumain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa atin ay lalang. Tanay inako niya at hinirang kawang iniingatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ati pong simula ng ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagpagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga nagawang makasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Tumahimik po tayo sumandali at ating pong alalahan ating mga nagawang kasalanan dulot ng ating mga kahinaan. Tunay po natin itong pagsisihan sa harapan ng ating Panginoong Hesus Nazareno at yakapin din po natin ang kanyang tunay na pagpapatawad, pagmamahal at lakas na binibigay sa ating lahat. May kababaang loob tayo pong lahat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga nagawang makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mo ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mo sa pagtaliman namin sa mga ito, kami paging dapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Ang simula ng aklat ni Esdras. Nang unang taon ng pamamahala ni Haring Ciro ng Persya, nilukuban siya ng Espiritu ng Panginoon. Nangyari ito upang matupad ang kanyang salita sa pamamagitan ni Propeta Jeremias. Kaya si Haring Ciro ay sumulat ng ganito, niloob ng Panginoon, ng Diyos ng kalangitan, na masakop ko ang lahat ng bansa sa daigdig. At sinabi niya sa aking, ipagtayo ko siya ng isang templo sa Jerusalem, Juda. Kaya pinahihintulutan ko ang lahat ng Israelita na magpunta sa Jerusalem, ang bayan ng kanilang Diyos, upang itayong muli ang bahay ng Panginoon. Pagpalainawa sila ng Diyos, lahat ng mamamayan sa lugar na may Israelita ay tutulong sa kanila. Bigyan sila ng mga pilak, ginto, at iba pang kailangan tulad ng mga hayop
at mamahaling kasangkapan. Bukod sa kusang handog para sa templo ng Panginoon. Tumugon naman sa panawagang iyon ang mga puno ng sambahayan ng mga lipi ni Nahuda at Benjamin, ang mga saserdote at ang mga libita at lahat ng napukaw ang kalooban upang muling tumulong sa muling pagtatayo sa templo ng Jerusalem. At sila'y tinulungan ng mga mamamayan sa lupaing tinitirhan nila. Binigyan sila ng mga pilak at ginto. Binigyan din sila ng hayop at mamahaling kasangkapan bukod sa kusang handog nila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga magbubukid at nagtatanim na may luha, bayaan mo na mag-aning, masasaya't natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Dapat kayong magliwanag ng kabutihay mahayag, at Diyos ang siyang matanyag. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatalukban ng banga o ilalagay kaya sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay ito sa talagang patungan upang makita ang mga pumapasok ang liwanag. Walang natatago na di malalantad at walang lihim na hindi malalaman at mabubunyag. Kaya pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig.
sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisan pati ang inaakalang niyang nasa kanya. Makapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa pagpapatuloy po natin ang ating paglalakbay sa buhay pananampalataya, sa araw-araw pong binibigay ng Diyos na buhay sa atin, kalakip din po nito ang biyaya na kinakailangan natin. Ang bawat kailangan natin ay binibigay ng Diyos, may biyayang ipinagkakaloob ang Diyos upang tayo magpatuloy. Ngunit mga kapatid, sa paalala sa atin ngayon ng ating Panginoon, sa bawat biyayang ipinagkakaloob sa atin, dahil ito'y kabutihan ng Diyos, may kinakailangan tayong isabuhay at dapat nating gawin. Ito'y dapat nating pangalagaan, dapat ito'y magbunga ng kabutihan, at dapat natin maipakita ang totoong presensya ng Diyos sa mga biyayang ipinagkakaloob sa atin, kung paano natin ito ginagamit sa ating buhay. Kaya mga kapatid, sa bawat pagtanggap ng biyaya, kalakip nito ang isang responsibilidad na ipakita ang presensya ng Diyos o ang larawan ng Diyos sa ating buhay paglalakbay, sa buhay pagkilos at pagbuhay natin na inilalaan araw-araw. Kaya mga kapatid, sa buhay na ito, na po tayo pipinapalahanan na tayo ay may silbi, tayo ay may kahulugan, tayo ay may halaga dahil tayo may kaloob na tinatanggap ng Diyos mula sa Kanya. Dahil tayo ay naging instrumento ng Diyos na kabutihan para sa iba. Kaya po ngayon sa ating ebanghelyo ngayon, ipinapala sa atin ngayon ang isang ilaw o isang lampara na dapat sindihan, na dapat ilagay sa tamang lugar upang ito'y magkaroon ng pakinahabang. Dahil kung tayo nagsisindi ng ilawan at tatakluban lamang ng banga at ilalagay sa ilalim ng isang bagay, hindi ito magkakaroon ng silbi dahil itinatago natin. Kaya mga kapatid, sinasabi sa atin ng ating Panginoon, ang ilaw ay magkakaroon ng silbi kung may sindi at ilalagay sa tamang lugar o sa tamang lagayan. Dahil ang ilaw ay ito ay nagbibigay sa atin ng liwanag, yung sinag upang makita para ito'y magkaroon ng kabuluhan. Sa atin din buhay mga kapatid, ang biyaya ng Diyos ay liwanag ng ating Panginoon. Ang biyaya ng Diyos ay kaloob sa atin na kung saan ito ay kagandahang loob na ibinibigay sa atin. Ibig sabihin nito para sa atin, bawat kaloob ito ay may kalakip na kabutihan na dapat nating ipakita sa bawat kilos at sa bawat kapwa-tao natin sa ating paglalakbay dito sa mundong ibabaw na ating ginagalawan. Kaya mga kapatid, ito po'y pinapaalala sa atin ng ating Panginoon. Tayong lahat tulad ng isang ilaw, kung hindi po tayo magkakaroon ng ating pagsasabuhay nito na dapat nating ilabas, ibigay at ipakita, walang kabuluhan ito sa buhay natin. Kaya ito ang panawagan ng Diyos para sa atin. Lahat tayo ay may ilaw na may sindi na dapat makita ng bawat isa. Ito ay isang mukha, isang magpapakita na ang Diyos ay gumagalaw at nasa ating lahat. Muli mga kapatid, tayong lahat ay ilaw na may sindi na dapat ipakita araw-araw. Ano po itong ilaw na may sindi na dapat imakita ng pangkalahatan? Ito ang kabutihan ng Diyos sa atin. Bawat tao ay pinunlaan ng Diyos ng kabutihan. Tayong lahat ay mabuti ayon sa larawan at kawangis ng ating Panginoon. Kaya nating gumawa ng kabutihan, mga kapatid. Ito ang inaasahan sa atin ng Diyos na makita araw-araw. Huwag nating itago. Huwag nating ikahiya. Lahat tayo mabuti. Kaya nating gumawa ng kabutihan. Pero ang tanong, mga kapatid, tayong lahat ay ilo, pero minsan walang sindi, walang silbi, nanatiling walang liwanag. Ito po yung paalala sa atin ngayon. Lahat tayo naglalakbay sa liwanag ni Kristo.
Nakikibahagi tayo sa liwanag ni Kristo na sana ang liwanag na ito ay ibinibigay din natin sa kapatao natin. Dahil sa pagbibigay ng liwanag, ito ang kahulugan ng ating buhay. Ito ang ating misyon na dapat nating gampanin at gawain araw-araw. Ibahagi ang liwanag na ang liwanag na ito ay nagsisimbolo sa kabutihan na kaya mong gawin sa buong pagkatao mo sa iyong lakas na ibinibigay ng Panginoon sa iyo. Kaya mga kapatid, tatandaan po natin tatlong bagay ang ipinapala sa atin ngayon. Bawat kaloob ng Diyos ay may liwanag. Ano po ang ibig sabihin? Bawat kaloob ng Diyos may liwanag. Ang liwanag na ito ay kabutihan. Bawat kaloob ng Diyos sa atin ay may kabutihan. Maliit man ito o malaki, ano man ito sa buhay natin, ito ay may liwanag o kabutihan na dapat nating pangalagaan at ibahagi sa iba at pagbungahin araw-araw sa buhay natin. Unang paalala sa atin, lahat tayo binibigyan ng kaloob ng Diyos ng biyaya. Pero kailangan natin itong ibigay din, ipakita ang totoong larawan ng mukha ng Diyos na ang kabutihan ang ninanais para sa atin. At tayo din, sinasabi po natin kanina, tayong lahat ay liwanag ng Diyos, liwanag ni Kristo araw-araw. Maging gabay tayo ng iba. Tayo'y magdala sa tamang landas, sa tamang pamamaraan ng buhay. Hindi tayo maging sanhi ng paglalakbay ng iba sa kadiliman na kung saan ito ay nauuwi sa pagkakasala o kasalanan o kapahamakan. Muli mga kapatid, lahat tayo binigyan ng liwanag ng Diyos. Ang liwanag ni Kristo ay liwanag din natin na dapat natin taglayin sa buhay natin. At ito ang maging gabay, hindi lang para sa iyo, kundi para sa iba din. Ito rin ang hinahangad sa atin ng Diyos araw-araw. Maging sanhi ka ng udaan ka ng kabutihan ng iba. Ikaw ay pamamaraan na magkaroon ng buhay ng mabuti ang kapwa-tao natin. Dahil tayong lahat ay nakatanggap ng liwanag ni Kristo. Lahat tayo ay liwanag ng Diyos. At pangatlo mga kapatid, tayo ay na po binibigyan ng liwanag ni Kristo. Hindi ipamalaki, ipagmalaki ang sarili. Ah, dahil sa akin, iyan ang nangyari sa kanya. Ang pagtataglay ng liwanag ni Kristo ay hindi pang sariling na po na pag-oorgolyo o pagiging isang sikat. Hindi po yun. Ang pagiging liwanag ni Kristo ay hindi magiging isang, na po, parang isang boss na dapat nating itanghal, dapat nating bigyan ng titulo. Hindi po. Ang pagbibigay ng liwanag sa iba ay isang paggabay sa mabuting pamamaraan ng buhay. Kaya po sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang ngayon, lahat tayo ipinapalahan ng Diyos, may liwanag ka, nakagaya ng liwanag ni Kristo na dinadala sa sanlibutan. Hindi ka iba sa ating Panginoong Hesus Nazareno na may bitbit liwanag araw-araw para sa iyo at para sa iba. Ibahagi mo yan upang magkaroon ng katuturan, ng kahulugan, ang iyong paglalakbay, ang ating pananampalataya at pagmamahal sa Diyos araw-araw. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama upang magdulot sa lahat ng pag-asa at kapayapaan ang liwanag ng Kanyang Anak na si Jesucristo. Ang bawat itutugon po natin sa bawat kahilingan, kalwalhatian ka nawa ng aming buhay o Panginoon. Kalwalhatian ka nawa ng aming buhay o Panginoon. Ang bayan ng Diyos naway maging isang tulad ng dakilang ilaw na nagliliwanag sa kadiliman sa pamamagitan ng kanilang pagtatatag ng isang higit na mabuting daigdig. Manalangin tayo.
Kalwalhatian ka nawa ng aming buhay, O Panginoon. Ang mga pinuno ng mga bansa naway makapagdala ng sinag ng pag-asa sa mga nagdurusa sa pamamagitan ng pagbibigay ng katarungan sa mga inaapi at dangal sa bawat tao, manalangin tayo. Kalwalhatian ka nawa ng aming buhay, O Panginoon. Ang mga magulang naway maging tulad ng liwanag sa taluktok ng bundok na gumagabay sa kanilang mga anak sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang huwarang buhay, manalangin tayo. Kalwalhatian ka nawa ng aming buhay, O Panginoon. Ang mga may sakit, ang mga nalulumbay, at ang may kapusong sawi, naway matagpuan ang liwanag ni Kristo sa gitna ng kanilang pagdurusa, manalangin tayo. Kalwalhatian ka nawa ng aming buhay, O Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway tumanggap ng walang hanggang liwanag, kaligayahan at kapahingahan, manalangin tayo. Kalwalhatian ka nawa ng aming buhay, O Panginoon. Sa katahimikan ng ating mga puso, ating ipagdasal ang ating mga personal na mga intensyon o panalangin. Diyos Ama, bigyan mo kami ng bagong kamulatan at kalakasan upang ang aming maitalaga ang paglilingkod namin sa kapwa at maging ilawan kami na nagliliwanag sa kanila. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang tanggapin iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating pakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, mawain mong kalugdan ng mga alin ng iyong sambayanan upang ang pinahahayag namin na may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat kay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong itong aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang kami ring iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa na mga kilagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan,
Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabaklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Santo Papa at ni Jose naming Arsobispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asing sila'y muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin siyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa na mahal na bering Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal nang namuhay disligdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupulis ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuris sa iyo, Diyos ang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili na makakagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming buhay na pananampalataya at huwag ang aming napakaraming pagkakasala. Paggaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Sa pagwasak ng Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Mga kapatid, ito si Kristong nagpapaalala sa atin ngayon. Taglay natin ang kanyang liwanag na dapat nating pakita at nagliliwanag araw-araw sa buhay natin. Ito siya ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o lay ministers ng katawan ni Kristo. At isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Basan hinati inialay buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan basbasan ang buhay namin handog naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na laan ng lubos sa mundong sa pag-ibig ay kapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay, binasbasan, inati, inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay, binasbasan, inati, inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan at pagsasalong walang hanggan.
mga paalala po sa mga nagsisimba. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at paghisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang sa aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pumuhay namin sa araw-araw. Bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Imo kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan, nagsusumamos sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dadalang mga imay at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.